tapos na tayo mag-haircut, so let's go home na. Nakatapos na naman po tayo ng isang project na productive. So, it's another beautiful day, mga ka-sunshine. It's me again, Sophia Mendoza. At sa kasalukuyan ay nasa GCQ pa rin po tayo dito sa aming area, at very limited pa rin po ang mga pwede namin gawin. So hindi pa rin po kami allowed bumalik sa pagtatrabaho sa salon. So for today's video, samahan niyo po ako at gusto kong i-share sa inyo ang mga activity na gaganap sa aking buhay during this GCQ. So ikaw, may mga activity ka din, maaaring nagluluto ka, naglalaba o whatsoever, mga seswang, share mo sa akin and comment down below. Samahan mo ako para sa araw na ito and let's have fun. Kahit na may GCQ, ay maging productive ang ating araw na ito. So for preparation, katatapos ko lang mag-shower at ito nga, maglalagay lang ako ng konting, mag-freshen up lang ako para at least medyo okay naman tayo pag lumabas tayo sa outside world. Medyo maayos at hindi tayo mukhang stress na stress. For sure, marami sa inyo masyadong nagkakaroon na ng mga anxiety sa mga nangyayari sa paligid, hindi makabalik sa trabaho, iba't ibang issues, ang mga bayarin, alam nyo naman. So, samahan mo ako, manood ka ng video ito at sana ma-entertain kita. So, magpre-prepare lang ako, magbibihis lang ako para makapunta na tayo sa client kasi nag-aantay na po sila. So, yun nga po, naka-ready na ako. Dala ko na yung bag para sa ating service. Mamask lang po ako para protected po tayo. So, let's go. Ano lang po ako, mag-home service ako ng haircut. Okay. Nag-text po sa akin, magtatanong lang ako. Si Willie daw po, ng P6. 6A, P6. 6A po. Black, wait lang ha. Black, ano, P6A po. Black 9. Kaliwa. Pagdating ko sa dulo, kakaliwa po ako. Black 9, lot ano? Black 9, lot 19. Pagdating ng kaliwa, diretso pangalawang kanto, kanan. Kanan. Pagbilang ka mula sa kanto, kaliwa. Okay po. Pagkaliwa ko, pangalawang kanto, kanan. Okay po, thank you. Ilang daw na siya na bahay. Okay, salamat. So nandito na po ako sa P6. Hindi ko po alam yung lugar kasi first time ko pong mag-home service dito sa area na to. Malapit lang po ito sa amin. Super malapit lang to guys sa bahay namin. Kasi dito sa amin may mga iba't ibang paces. Ito yung P6. So sa P4 kami galing. Ang sabi, pagdating sa kanto, kakaliwa. Kaliwa. Tapos, pangalawang kanto, kakanan sa pangalawa. Tapos pang siyam na house. Ang gaganda ng mga house nila dito, mga Richie. Okay, pang kanan. Tapos pang siyam na bahay. Sabi nung ating client ay may paso daw na malaki. So makikita natin.
1, 2, hindi ko nabilang. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Ah, okay, dito. May malalaking paso. So siguro dito na yun. Magpa-park lang ako. Dito ba yung Kila Willy? Kila Willy? Sila Willy po? Dito po ba yun? Magpapa-haircut? Kuya, ano to? Black 9. Ano po ba ito? Black 9? Ah, Black 10? Oh my God, mali. Kuya, saan po yung Black 9? Black 9? Opo. Kila, ano, ano pangalan? Kila Willy daw po. Ha? Willy. Willy? Opo. Dito sa bahay yun? Pagdating ko sa dulo. Kakaliwa ka? Kakaliwa. Okay, thank you. Pang ilang bahay po? Pang... matandaan eh. Bibilang ka lang sa kaliwa din. Ah, pakaliwa ako? Oo. Pagdating ka, kakaliwa ka? Oo, pagdating... Dirin-diritso lang ko, Tep. Tatanong kayo. Okay po, thank you. Diyos ko, Lord. Okay. Ayan. So mag-home service tayo. Hinahanap natin ang address. Pero may, sana wag tayong maligaw. Kasi ang daming paikot-ikot dito. Super. Ang ilang bahay. Sabi kasi may pasong malaki. May pasong malaki. Sus, ang daming paso. Hindi ko alam kung try natin dito. Hindi ko lang sure. Sana ito na to, guys. Ano, matabit yung ano? Black. Black 9. Dito po ba yung kila Kuya Willy? Ah, dito pa. Okay pa. Papark lang ako. So guys, ito na nga po. Kapag pwede mag-park dito. So ayan, magpa-park lang ako. And then, we will go. Go, go, go. Ayan po. Oh my God. So let's go, guys. Haircut service at aayusin ko lang yung mga gamit ko para makauwi na tayo. As of the moment, inabutan na nga po tayo ng malakas na ulan at sobrang umuulan po sa labas. But then, thank you so much kasi natapos na rin tayo at ready na, pauwi na tayo. Fine. At ayun na nga po, inabot na ako ng malakas na ulan sa labas at nagawa ko naman ng maayos na hanap natin yung ating client. So bali, nagkaroon po tayo ng client na apat. Apat po yung ginawa ko dun sa bahay at everything is go smooth naman. Nahanap natin ang address ng madali.
Pag-uwi ko ng bahay, of course, diretso na ako ligo para ma-secured natin yung ating healthy at wala talagang guiltiness sa sarili natin na pinabayaan natin. Very, very important na maghugas muna ng kamay bago tayo kumilo sa loob ng bahay or bago kumain. So, yun na nga po. Katatapos ko lang mag-shower, tapos sumakit na ako dito sa taas. And that's it for my day today. It's very important na kahit naka-lockdown tayo, whatever, kung GCQ man yan or ECQ man yan, it is very important na productive pa rin yung araw natin. And aside from that, hindi tayo nabuboard at nalulungkot or sinusumpong ng anxiety, kakaisip sa loob ng bahay. So, it is very important na iisip-isip din tayo ng mga pagkakalibangan, pagkakakitaan, or alternative entertainment, maybe. So, maraming salamat sa pag-join mo sa akin sa araw na ito. And I hope you like this video. Please don't forget to subscribe to my channel and click the subscription bell, notification bell, para sa mga susunod and upcoming videos. So, isulat mo sa comment box ko kung anong mga pinaggagawa at kung anong mga pinagkakaabalahan mo ngayong araw ng GCQ or ECQ, kung nasaan man po kayo. At ikwento nyo sa akin. At any suggestion for upcoming videos, I'm willing to read and answer right away. Thank you so much, and we'll see you soon again. Bye, mga ka-sunshine. Stay gorgeous. Bye.